Happy Healing Morning po sa inyong lahat at welcome sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Nasasamahan po kayo upang maghatid ng mga kaalamang pangkalusugan sa natural na paraan ng gamutan, The Healing Galing Way. Ang kalusugan ng prostata o prostate gland ang pag-uusapan po natin ngayong umaga na napakahalaga para sa mga kalalakihan. Bakit nga ba mahalagang alagaan ang prostate gland? Ang prostate gland po ay bahagi ng male reproductive system. Matatagpuan ito sa ibaba ng bladder o pantog na pumapalibot po sa urethra o daluyan ng ihi ng lalaki. Sa prostate gland, nagmumula ang fluid na kailangan po para sa semen production na kinokontrol din po ang pagdaloy ng ihi. Habang nagkakaedad po ang isang lalaki ay namamaga po ang kanyang prostate. Ayon sa isang article ng Harvard Health Publishing, 50% ng mga kalalakihang nasa 60 years old ay meron na pong enlargement ng prostate. Ang mas namamagang prostata ay lumilikha po ng pressure sa urethra kaya't mas kumikitid ang daluyan ng ihi na nagdudulot ng problema sa urinary flow. Kadalasan, ang taong may enlarged prostate ay paputol-putol na po ang pag-ihi at nagpapabalik-balik sa banyo kahit 10 oras ng gabi. Paano nga ba malulunasan ang enlarged prostate sa natural na paraan? Yan po ang ibabahagi natin sa kabuuan ng ating programa. Sa Balitang Kaalaman, ituturo po natin ang natural procedure ng healing galing na tinatawag na hot sitz bath, isang mabisang paraan upang maibsan ang pamamaga ng prostata at iba pang mga kondisyong pangkalusugan. Sa healing katanungan, mga tanong tungkol po sa grade 1 prostate enlargement at kahirapang umihi dahil sa problema sa prostata ang ating tutugunan. Tutunghayan po natin ang kwento ng paggaling ni Sixto, isang proud lolo of 3 na pinahirapan po ng prostate enlargement na pumupuyat sa kanya gabi-gabi dahil sa pabalik-balik siya sa banyo para umihi. Panoorin po natin. Ako si Sixto de la Cruz, 65 years old, retired Philippine Coast Guard, nakatira sa Makati City. Nagkasakit ako ng prostate enlargement noong 2017. Yung naramdaman ko dati na madalas umihi sa gabi, sakit ko sa prostate. Ngayon ito rin na naramdaman ko. Nagpaano kami, laboratory. Sa edad na 65, nais po ni Sixto na mabuhay pa ng mahaba para matagal pa niyang makasama ang kanyang mga apo. At dahil sa dami na ng kanyang naging karanasan sa buhay, sinisikap niyang maging mas maingat na ngayon sa kanyang kalusugan, kaya't agad niyang inaksyunan ang kanyang karamdaman. Paano pinagaling ni Sixto ang kanyang prostate problem sa natural na paraan? Tunghayan po mamaya ang aming kwentuhan at marami pang dagdag kaalaman sa pangangalaga sa prostate dito po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ang hot sitz bath ay isa po sa mga natural procedures na itinuturo ng Healing Galing. Dok, ano po ang gamot sa grade 1 prostate enlargement? Kapag nahihirapan pong umihi dahil sa pamamaga ng prostate, doktora, ano po ang pwedeng inumin? Alamin kung paano gawin ang home remedy na hot sitz bath para sa enlarged prostate at iba pang kondisyon at mga tanong tungkol sa problema sa prostata, ang sasagutin ni doktora sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's acupuncture clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Makibalita sa siyensya, kultura, pagkain at iba pa sa Balitang Kaalaman.
Ang hot seats bath ay isa po sa mga natural procedures na itinuturo ng Healing Galing. Ginagamit po ito upang malinisan at maisaayos ang circulation sa affected areas na nasa ibabang bahagi ng puson. Ang seats ay salitang German na ang ibig sabihin ay pag-upo, at ang therapeutic practice na ito ay nagmula pa sa Europa noong 1800s. Maari pong isagawa ang hot seats bath sa parehong babae at lalaki para sa mga problema sa bladder o pantog, sa matres, sa prostate at iba pang kondisyon. Sa Healing Galing gamutan, kung wala po kayong bathtub para maisagawa ang hot seats bath, kinakailangan lamang po ng isang malaking banyera na magkakasya kayo sa inyong pag-upo ng naka-Indian seat. Bago umupo sa banyera, isalin po ang mainit na tubig at bantuan ito ng tap water sa pinakamainit na kaya po ninyo. Suot po ang underwear ay umupo ng dahan-dahan sa banyerang may lamang mainit na tubig at kailangan po ay nakalubog sa tubig mula pusod pababa. Siguruhin hindi kayo pagod o wala po kayong lagnat at hindi mataas ang presyo ng dugo. Kung may hypertension, maglagay po muna ng ice pack sa ulo bago umupo. Manatiling nakaupo sa hot seats bath sa loob ng 30 minutes at dapat po sa kabuuan ng procedure ay panatilihin ding controlled ang temperature ng tubig. Kung lumalamig na ang tubig, bawasan po ito at dagdagan ng mainit. Matapos isagawa ang hot seats bath, tuyuin mabuti ang katawan at isunod po ang gentle massage ng Healing Galing oil sa affected area for another 30 minutes. Halimbawa po, ang aking kamao ang scrotum ng pasyente, no? Sa prostate condition po ito. Mula po sa ilalim, pabilog na ganon sa scrotum ang gentle massage ng Healing Galing oil for 15 to 20 minutes. Pwede rin pong longer kung gusto at nagiginhawaan. And then, sundan po ng paghaplos naman mula sa puson papuntang pusod for another 15 to 20 minutes or longer. Gawin po ninyo ito once a day or pwede rin pong twice or three times a day, depende sa severity ng condition, para po sa mabilis na paggaling. Mga tanong pang kalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong Healing Katanungan, may tanong si Cesar Galera. Sabi niya, Dok, ano po ang gamot sa grade 1 prostate enlargement? Alright, Cesar, dapat matyaga ka sa natural healing ha, kasi gumagaling yan kung sa holistic approach. Number one, kailangan ang diet ng pasyente ay hydrating. Ito ang palaging itinuturo ng Healing Galing sa ating mga pasyente. Pag sinabing hydrating diet, kasama ang pag-inom ng tubig oras-oras. Avoid muna ang iced beverages, maganda po ay warm water o yung pinakamainit na kayang inumin ng pasyente Cesar, no? Kung maaari, every hour iinom kahit isang basong tubig man lang, palagok-lagok, hindi naman kailangan biglaan ang pag-inom. Sasabayan ang hydrating diet ng puro masasabaw na ulam. Ayan. Iwasan lang muna yung may asim ha. Pwedeng nilaga, pwedeng tinola. At pag tinola, alisin natin ang luya kasi hindi makakatulong dun sa ating paggagamutan. Mainit ang effect ng luya kaya papalitan natin ng lemongrass o tanglad na lasang luya din at bagay din sa ating tinola. Alright? Ang mga nilaga, okay lang yan, no? At yung mga fried, grilled, crispy and crunchy, avoid muna natin. Lalo na yung mga pagkaing may anghang, no? Para maging tuloy-tuloy ang paggaling. Kasi ang maanghang ay nagpapainit din sa kondisyon, kaya magpapatuloy ang inflammation sa prostate. At ganun din, dapat matyaga sa ating pag-inom ng serpentina tablet. Pwede rin yung dahon ng serpentina kung sanay po kayo sa mapait. Galing sa halaman yung mga dahon po, pwedeng gawin tsaa. Pero sa mga outlets po ng Healing Galing nationwide, available ang serpentina tablet para sa mga
hindi gaanong hiyang ang pag-inom ng mapapait kasi coated po yung mga serpentina tablets natin. So ang aking reseta on air para sa ating prostate condition ay ang pag-inom ng 10 tablets after meals 3 times a day hanggang sa gumaling. Mahina kasi Cesar ang herbal kaya itinataas natin ang dose para maramdaman ng pasyente ang pag-improve ng mabilis sa kondisyon, no? Yung herbal vitamins B1, B6, B12 malaking tulong din. 100 milligrams after meals 3 times a day kailangan ng pasyente para sa pag-repair ng mga apektadong ugat sa katawan. At maaring madagdagan pa ng ating naturopathic practitioner na magbibigay sa iyo ng free consultation sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar. Pakihanap mo lang kung hindi mo kabisado, ang website natin ay bukas. Paki-open lang ang www.healinggaling.ph tapos i-click po ang outlets para doon mahanap ang listahan ng ating mga physical outlets ng Healing Galing Cesar, no? Ang nag-iisang online shop natin ay nasa Facebook page po ng Healing Galing kay Ate Teen, kay Ate Christine Serrer de la Cruz. At wala po tayong original na Healing Galing products sa Shopee at sa Lazada. Wala po tayong reseller at bawal po sa atin ang peking galing at cheating oil. So mag-ingat po, ha Cesar? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana po'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Alonzo Estacio may tanong din po, sabi niya, kapag nahihirapan pong umihi dahil sa pamamaga ng prostate, Doktora, ano po ang pwedeng inumin? Bukod sa mga nabanggit ko kanina, no, sa ating unang pasyente, Alonzo, pampaihi natin ay ang herbal rhizome pills, no? Ito rin yung herbal rhizome pills na ipinapayo natin para sa stomach acidity, sa ulcer, ito rin yun. Nagmumultitasking kasi, Alonzo, ang ating mga Healing Galing herbal supplements. So, para mapaihi ng normal ang pasyente, nang hindi umiiri at hindi nahihirapan, ang pag-inom ng herbal rhizome pills ay bago kumain, no? Before breakfast, before lunch, before dinner, at ang aking reseta on air ay 20 pills na pag-inom ng maliliit na parang tsokolating perdigones, no? Tuwing bago kumain 3 times a day hanggang sa makaihi ang pasyente ng tuloy-tuloy na. At ganun din, ito ay nagsisilbing vitamin for the kidneys, nagpapalakas ng kidneys na makakatulong para sa mabilis na paggaling ng prostate, Alonzo. Marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Ito na naman siguro ang symptoms ng prostate. Kasi ilang beses ka na naman gumigising sa gabi para magwiwi. 6 na beses, ganyan eh. Parang ang hirap ng matulog kasi paulit-ulit. Mga boys, gentlemen, kuya, tatay, tsuhin, manood po kayo. Isang matikas na retired Coast Guard ang dalawang beses nang pinahirapan ng namamagang prostata. Paano niya ito napagaling sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Nova Liches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Healing Galing. Ang prostate enlargement ay tinatawag ding benign prostatic hyperplasia. Ito ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng discomfort sa pag-ihi ng lalaki dahil naaapektuhan ng paglaki ng prostata, ang pantog at daluyan ng ihi.
karaniwan nang nararanasan ito sa edad na 50 pataas. Ngunit ang prostata ay sadyang lumalaki. Ang unang yugto ng paglaki nito ay nangyayari sa panahon ng puberty o pagbibinata kung saan dumudoble ang size ng prostata. Ang pangalawa naman ay nagsisimula sa edad na 25 at nagpapatuloy pa hanggang sa pagtanda. Nasusukat ang kalusugan ng prostata sa pamamagitan ng PSA o Prostate Specific Antigen Test. Ang PSA ay isang protina mula sa prostata na makikita sa similya at sa dugo. Ang antas ng PSA ay maaaring maapektuhan ng ilang factors gaya ng edad ng lalaki, pagkakaroon ng impeksyon sa prostata, urinary tract infection, at prostate enlargement. Maaari din itong tumaas kapag may nararanasang stimulation ng prostata sa panahon ng pagbabadya ng similya o matinding pag-eehersisyo tulad ng pagbibisikleta. Mahalagang regular na mabantayan ng lalaki ang kanyang PSA levels habang nagkakaedad upang mapanatiling malusog ang prostata at makaiwas sa malalang kondisyon tulad ng prostate cancer. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way! Ang galing! Kapiling ko na po ngayon si Sixto de la Cruz. Happy healing morning, happy, Sixto. Happy healing po. Good morning. Good morning. Mga boys, gentlemen, kuya, tatay, tiyuhin, manood po kayo. Dahil para sa inyo po ang pag-uusapan natin. Walang prostata ang kababaihan. Pero, sabi ko nga, gusto kong kontakin ang aming paboritong si Gary Valenciano para kantahan ka, Sixto. Kasi yung awiting Di Na Natuto ay parang para sa'yo talaga. Binibiro ko po si Sixto dahil second time na niya na nagkaroon ng prostate problem. Pero nung unang beses na nagkaroon ka ng prostate condition, hindi mo pinili ang pagpapa-ospital at herbal din ang ginamit mo. Opo. Herbal. Bakit? Sobrang in love ka ba sa herbal? Gusto kong herbal, natural healing. Ayaw mo magkasakit ang internal organs. Aha. Kasi po, pag nagpa-opera sa ospital, gumagaling naman ang prostate problem. Yung mga namamagang prostata, inooperahan po, kinakayod po yun. Kaya lang, pag napabayaan natin, ang iba ay nakakaranas na ng prostate cancer. At nakamamatay po yun, no? Kasi, ano na nga ang madalas niyong ulam? Prito eh. Marami na po ang nagkakasakit sa kapi prito. Kaya tinuturuan natin sa pamagitan po ng Healing Galing Program, ang hydrating diet. Diba? So, natuto ka na ngayon ng masasabaw na ulam. Oo. Makatas na prutas. Oo. Matubig na gulay. Oo. Yan. Niluluto palagi na ang misis ko. Oo, kasi natuto na. Buong family na ang nakikinabang, di ba? Tapos, yung pag-inom ng tubig na mas madalas. Ayan. Ang isa ko pang tanong, may mga panahon ba sa buhay mo, Kuya Sixto, na ikaw ay naaalok sa mga pagtitipon ng alak? Noon po, pero sa ngayon, hindi na. Noon, yan na rin ang prostate mo. Ngayon, yun pa rin ang prostate mo. So, siya lang yung nagkakaproblema, di ba? Yung ininom mo noon ay hindi nangangahulugan na hindi na nakaapekto nung sinumpong ka nung 2017, unang beses na prostate problem. Naiimbak lang yung pamamaga. Nagtutuloy-tuloy, bagamat mabagal, nagtuloy-tuloy pa rin, kaya malaki pa rin ang kinalaman. Kaya boys, yung mahilig sa mamam, ayan, in moderation po. At saka, pag nagpupulutan naman kayo pag umiinom, hindi naman yung may sabaw eh. Prito na naman. Diba? Tapos kulang na naman sa tubig. Ito pong mga pinag-uusapan namin ni Sixto ay mga factors na dapat po nating i-consider, no, sa mga kalalakihan para malayo po tayo sa prostate problem, lalo na sa prostate cancer, no? Kadalasan sa pag-aaral po namin dito sa Healing Galing, ang karaniwang nakakaranas ng prostate enlargement ay yung mahilig mag-bicycle, mag-motorsiklo, nauuntog-untog ba yung scrotum, e-konektado po yung dun sa prostate. Ganun.
or kung nagda-drive ng jeepney halimbawa na napakainit ng makina, exposed ka the whole day, or yung iba naman kahit taxi or kotse pero ang makina ay nasa ilalim, inuupuan ng driver. Alin doon sa multiple choice 6 to ang naranasan mo? Motor at bike madalas po eh. Ayun. So ganun po 'yun, no? Kung makikita natin, kung ma-identify natin yung mga triggers, no, ng pagsumpong ng pamamaga ng prostata, pwede nating maiwasan. So ibig sabihin, naka-second time ka, Sixto, sa prostate enlargement, ibig sabihin, hindi mo pa itinigil ang motorsiklo, hindi mo pa itinigil ang bisikleta. Tama ba ako? Tama po. Ah, manghuhula na ako ngayon. Dito ako curious, sa unang pinagdaanan mong enlarged prostate, no? Dahil herbal din, without mentioning the brand at saka kung kanino ka nagpunta kasi hindi mo pa pala kilala ang Healing Galing that time. Opo. Taong ano ba ito? Year? 2017, last ano ng 2017. Last quarter ng 2017. Uh-oh. Ayun, ang unang beses na nakaranas ng pamamaga ng prostata, si Sixto. Walang hot seats bath procedure na ginawa, di ba? Wala po. Walang rectal steaming procedure. Wala rin. Yan ay parehong ginawa mo dito sa Healing Galing. Opo. Pero sa una mong gamutan, ilang klaseng herbal ang ininom mo? Marami po yun. Nabibilang pa naman sa daliri. Bilangin mga walo. Mga walo. Opo. Okay. Napanood namin yung Healing Galing sa TV at napagdesisyonan nga po namin na magpakonsulta rin. At pinakita namin yung lab result ng asawa ko. Niresetahan siya ng mga gamot at binilinan din ng mga bawal at dapat kainin. Kaya, nung second time na nakaranas ka na naman, alam mo na yung sintomas, parang narealize mo ba kaagad na, naku, bumalik yung sakit ko. Oo, yun ang naramdaman ko eh, na alam ko na ito na naman siguro ang symptoms ng prostate. Kasi ilang beses ka na naman gumigising sa gabi para magwiwi. Opo. Mga ilan? Anim na beses, ganyan. Si Sixto ay 6 times. Umiihi sa gabi. Parang ang hirap ng matulog kasi paulit-ulit. Oo nga, mahirap. Pati pagtulog ay apektado. Opo. Kaya pwedeng makaranas din ng anemia. So nagkakaroon na ng sunod-sunod na sakit, di ba? Eh, bakit naman this time sa Healing Galing ka naman pumunta at hindi na dun sa dating nagpagaling din sa'yo? Maganda yung ano ninyo sa Healing Galing at parang puro herbal din at saka may ano na... May ibang procedure. Procedure. Gusto mo masubukan yung hot seats bath at saka yung rectal steaming procedure. Opo. Okay. Yun po yung sinubukan ni Sixto na pareho, no? Uh-oh. Magkasunod, ang una niyang sinubukan na natural operation para sa enlarged prostate sa Healing Galing Way gamutan ay hot seat bath procedure for 4 days. 4 days, po. Tapos, isinunod mo naman ang rectal steaming procedure for 5 days. Uh-oh. So, all in all, 9 days plus 4 herbal meds natin, itinigil mo na ba kumpleto after ng 9 sessions mo sa rectal steaming at hot seats bath? Pag-take sa herbal, tuloy-tuloy po hanggang ngayon. Ayun, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Ang ininom mo, Sixto, sa ating natural na gamutan, the Healing Galing Way, ay Serpentina tablets. Opo. Ito yung para sa pamamaga, no? 10 tablets ba ng Serpentina? Tablets. Oo, yun ang tamang dose kasi mahina po ang herbal. So, 10 tablets ng Serpentina after meals, 3 times a day ang ininom ni Sixto. Tapos, apektado ang mga ugat, di ba? Kaya, tig 100 milligrams ng herbal vitamins, B1, B6, B12 ang pinainom sa'yo. After meals, 3 times a day. Pangalawang herbal na yon. Pangatlo ay herbal rhizome pills. Ito yung nung panahon na hindi ka makaihi, ay pinainom sa'yo, no? Sa Healing Galing Taguig ba ito? Healing Taguig. Kaya Ate Raquel Rosalan yon, no? Na outlet. Ang Herbal Rhizome Pills ay pinainom sa'yo 20 pills ba?
20 pills. Ayan, 20 pills bago kumain 3 times a day din. At napansin mo ba yung dumami na yung pag-ihi mo? Maganda ang daloy ng ihi. Ayan, okay. At dahil namamaganga, yung prostate ay pasikip na sinasakal na yung urethra, kaya yung pagpapainom sa'yo ng herbal Calcutab after meals, 3 times a day ng tigte 10 tablets, yun ang nakaginhawa. Oo. Apat na klase ng herbal ang ininom mo dito sa Healing Galing, pero may hot sitz bath procedure, tapos tinuruan ka ng hydrating diet. Uh-huh. Okay. Sa tingin mo, may iimpis pa? Hindi ka ba nagpa-check up ulit sa ospital? Lab exam? Nakapag-lab exam ako. Mm-mm. After ng pag-tick ng mga herbal medicine, may nasa okay na ang kwan ko, result. Okay nasa, na? Kasi dati, noong February, ilan ang PSA mo noon? 5.3. Okay. Ngayon, 3.9. Alright. Ang normal ba ay ilan na nga? 4. Oo nga, ano, very good na pala. Bakit tuloy-tuloy ka pang umiinom? Kasi sabi na sa boundary, nasa ano boundary pa, kasi, natatakot bumalik. So alam mo na, dahil sa karanasan mo, no? Sa ating natural na paraan ng gamutan, alin ang mas mabilis? Dito sa Healing Galing, gano'ng katagal ka bang naggamutan tayo? Simula kami nung March 6. Mm-hmm. Natapos ng? Sabi mo kasi, 9 days ng hot seat bath. 9 days lang ng hot seat bath. Okay na yun. Oo. Mas mabilis ang ano ngayon. Ang Healing Galing. Kasi may hot seats bath procedure, tsaka may rectal steaming. So, mas matagal kung puro orals lang ang iinumin. Pero ang oral ko, tuloy ko lang yung B1, B6, B12. Okay naman yun kasi kahit wala kang prostate problem, kailangan ng suporta ng mga ugat natin, ang B vitamins. Kasi sa pagka-thunders natin, hindi na ganun kalusog ang ugat po natin. No? Ayan, so tuloy-tuloy pa. Mula nung nag-Healing Galing ang asawa ko, napansin ko na unti-unti na bumubuti ang kanyang sitwasyon. Hindi na madalas ang pag-ihi at mas gumaan na ang kanyang pakiramdam. Nabago din ang lifestyle naming mag-asawa. Umiwas na kami sa mga prito, masasabaw na lang. Kaya napapasalamat ako sa Healing Galing dahil gumaling ang aking asawa. Palagay ko, dahil sa karanasan mong yan, authority ka na, Sixto, dahil twice ka na nagka-prostate condition, authority ka na maging kuya ng mga boys na nanonood sa atin ngayon. Ayan ang camera mo. Pakituruan mo nga sila kung paano aalagaan ang prostate. Kaya mga kapwa boys, ingatan natin ang ating sarili, lalo na itong prostate, serba ng ating sarili para makaiwas tayo sa prostate problem. Oo. Saka minum tayo ng tubig, marami, huwag yung alak. Naku, Sixto, maraming salamat. Na-inspire mo ang mga boys dito pa lang sa studio, na-inspire na sila sa'yo eh. Okay, maraming salamat for gracing the show. Salamat sa Diyos. Yes, okay. Magkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Natural na luna sa baradong ilong? Alamin sa Healing Galing! Nasa GMA na! Alas 7:30 ng umaga, Sabado!